Araling Panlipunan 10, Unang Markahan. Araling 1, Konsepto ng Kontemporaryong Isyu. Ang salitang kontemporaryo ay ginagamit sa iba't ibang konteksto at konsepto. Ito ay nagbibigay katangian sa panahon mula sa pagitan ng ika-20 taon hanggang sa kasalukuyan. Sa makatuwid, ang mga pangyayari na nangyari sa nakalipas na mga dekada at mga patuloy na nangyayari sa kasalukuyan ay maituturing na kontemporaryo. Para maituring ang isang pangyayari o siluranin na kontemporaryong isyu, ito ay dapat na mahalaga at makabuluhan sa lipunang ating ginagalawan. May malinaw na epekto sa lipunan o sa mga mamamayan. May matinding impluwensya sa takbo ng kasalukuyang panahon at mga temang na pag-uusapan at may positibong impluwensya sa lipunan. Ano ang kontemporaryong isyu? Ang contemporary o kontemporaryo ay nagmula sa salitang kom at tempor, na nangangahulugang current o napapanahon. Kapag sinabing contemporaryong issue, ito ay tumutukoy sa mga issue na nangyayari sa kasalukuyan o tumutukoy sa mga napapanahong issue. Sa madaling sabi, ito ay ang pinaka-pinag-uusapan sa ating lipunan ngayon. Ang salitang issue ay nangangahulugan ng mga paksa, tema, o siliraning nakakaapekto sa lipunan dahil ito ay, una, napag-uusapan. Pangalawa, nagiging batayan ng debate sa lipunan. At pangatlo, may malaking epekto sa pamumuhay na mga tao sa isang bansa. Tandaan, hindi lahat ng isyu ay negatibo dahil may mga isyu na may positibong epekto sa mga tao sa lipunan. Ano ba ang pagsusuri sa mga contemporary isyu? Maaring pag-aralan ang isang isyu sa pamamagitan ng pagsusuri ng ilang aspekto nito tulad ng pinagmulan, iba't ibang pananaw, may pagkakaugnay, kahalagahan, epekto, personal na damdamin at maaaring gawin. Gawain 1. Larawan suri. Tunghayan ang larawan sa ibaba. Bigyan ito ng sariling interpretasyon gamit ang mga gabay na talong. Una, ano ang nakikita mo sa larawan? Pangalawa, ano ang pinapahiwatig nito? Pangatlo, bakit ito nagaganap? May mga katanungan ba?